Pagmasdan ninyo ang inyong paligid. Ito po ang lupang ipinangako sa atin ng Panginoong Diyos. Lahat po tayo dito ay pantay-pantay sa pag-aalay ng ating mga sarili sa dalawang klase ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kasama ko sa kapwa. Mga babae at mga lalaki na katira sa iisang bahay. Kaya pala ang daming nabubuntis. Yan mga yan ay may mga paganong rituales. Naniniwala sila sa mga amuleta, mga anting-anting. Bakit dumanas ng sunod-sunod na pagsubok ang ating kapatiran? Pinanday ng apoy ng pagdurusa ang ating kofradya. At dahil sa apoy na lagablab na ito, ay naging matibay at matalas na sagdata ang ating pananampalataya. Ang akala mo kung sinong maamong kupa, yun pala ay unti-unting nagiging isang maitim at mabangis na lobo. Sasakupin natin ang sentro ng bayan at ibabandila natin sa madla ang kapangyarihan ng ating pananampalataya! Takti ka mga erehe na ito! Di kami mga erehe! Ano? Aha! Oh! Hindi relihiyon ang iyong itinatagulong, kundi isang revolusyon! Ikaw ba ang tinatawag na Hermano Puli? Ang pinuno ng Confradia de San Jose? Hermano Puli, ikaw na ngayon ang hari ng Katagalugan. Hello, good evening friends. Together with me is Rex Tiri. Rex Tiri is the producer of this film, Hermano Puli. And he is the proprietor of Rex Entertainment. T-Rex Entertainment. T-Rex Entertainment, okay. Rex, I saw the film. I'm so proud that I'm here at the Educators Forum, and I'd like to congratulate you for supporting and making this film happen. Tell us about your experience in making this film. Why did you do it in the first place? Actually, I am a new producer. This is just my second film. And after the first film that I did, I said to myself that I'm probably not produce any other film again in the future. But when the material was presented to me by Direk Hill Portes, I fell in love with the story of Hermano Puli. The first question that came to my mind was, sino nga ba si Hermano Puli? So, how come I don't know him? And then when I read the script and all, I told myself na kailangan ikwento ang kwento ni Hermano Puli at kailangan ikwento sa madaming tao. Kailangan maraming tao ang makakilala sa kanya. So, yun yung naging reason kung bakit ko produce tong pelikulang to. Kasi ang kwento niya napakaganda. Ang kwento niya ay kwento ng pag-ibig. Pag-ibig ng isang propeta sa kanyang Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa bayan. So, kailangan nating magmahalan, lalong-lalo na ngayong panahon na to. So, sana ang pelikulang ito ay mapanood ng maraming kabataan, maraming tao para makilala natin si Hermano Puli. As a producer, siyempre gusto mo rin kumita, di ba? Now, are you expecting good returns from this movie? Honestly, hindi ito maiintindihan ng mga ibang negosyante na katulad ko because I'm a businessman myself. But ang motivation ko, gaya na sinabi ko, is not about business, is not about money when I did this. But hopefully, for sustainability reasons, sana ma-recoup namin yung investment namin. But that's not really our expectation. So, ang sabi ko, gagawin ko ba to dahil sa pera? Hindi yun ang dahilan. But sana, after ng experience namin with Hermano Puli, gusto kong makagawa pa ng iba pang mga ganitong klaseng pelikula. And the only way for me to be able to do that in the future is to, you know, at least have a recoup of the investment I made to Hermano Puli. What is your main business pala, by the way? Medyo varied yung mga business interests ko. Primarily, I am an importer and a distributor of hospital and diagnostic equipments and supplies. That's my primary business. I'm also into restaurant. I'm also into other types of business. And why venture into film? Risky, isn't it?
isa sa mga natutunan ko dito is I don't think merong isang tao na yayaman sa pelikula kung ang gagawin mong klaseng pelikula ay hindi yung mga pwedeng pangmasa. Yun yung katotohanan. And I have accepted that. Ang tagline ng T-Rex Productions ay productions that matter. So kailangan itong mga gagawin ng T-Rex ay mga production na nagmamatter kung nasaan tayo ngayon. Ito yung aking ambag sa kabataan, ito yung aking ambag sa lipunan, ito ang aking ambag bilang isang citizen of the country. Films that matter. Yes. So I guess that would be a good way to end this conversation, mm-hmm. of films that matter, mm-hmm. and let us support T-Rex sa kanyang effort to promote films that matter. Thank now T-Rex, invite our friends, invite everyone to watch this film. Sana po ang kadahilanan kung bakit namin pinuduce ito is para mapanood ninyo. So sana suportahan nyo po ang Hermano Puli, sana mapanood nyo. Hindi dahil sa gusto namin kayong ma-entertain lang, pero dahil gusto namin makita nyo ang buhay ni Hermano Puli. Maraming salamat. Hermano Puli, panoorin po natin. Okay, thank you. Dahan mo ayun akong mamastan, ngayon ay kayakap ka na, di pa pipigil, hindi na bibitiw pa, wala na ang siyang nagtatang pagtagpuin ng dalawang pusong ligaw. Paghihiwalay ni numan tulad ng isang alamat ang istorya ng ating pag-ibigan. Ikaw at ako magkasama sa paraiso hanggang sa wakas, pag-ibig na wagas. Buhay ba'y ipibigay? Huwag lang mawalay sa iwaga ng iyong halik sa mga mata mong makatitig nagsasabing hindi ka na aalis dito sa aking tabi. Mundo ay atin, walang ibang aangkin ng puso kong sa'yo lamang hanggang sa huli. Tulad na